Lagi kong itataas bandila ng Pilipinas. Saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Isa sa pinakakinatatakutan at nakakakilabot na pangalan sa bansang Japan na nagpahirap sa libu-libong biteranong Pilipino ay ang pangalang Yamashita. Ang lahi ni Tumoyuke Yamashita o kilala bilang General Yamashita ay isa sa pinakamatapang at ipinagmamalaking lahi ng mandirigma ng Japanese Empire Army. Kaya naman, kung marinig mo ang pangalang Yamashita ay siguradong kikilabutan ka na. Ngunit ngayong araw na ito ay iba ang nangyari dahil imbis na matakot at kilabutan si Cuatro alas John Riel Casimero ay lalo siyang nanggigil at gusto niyang ibaon ng buhay ang kanyang makakalaban hapon na nanggaling sa lahi ng matatapang na mandirigma ng Japanese Empire na si Kenya Yamashita. Paano winasak ni Cuatro alas John Riel Casimero ang matapang walang kinatatakutan na mandirigmang hapon na ito? At ano ang kwento sa likod ng nakakakilabot na pangalan ni Kenya Yamashita? Ang pangalang Yamashita ay isa sa mga pangalan ng elite Japanese warrior ng Japanese Empire Army. Kilalang matapang at magaling na mandirigma. Isa sa nagpasikat sa pangalang Yamashita ay ang kanilang second generation ang kinatatakutan at kilala lang lahat ng Pinoy na si General Yamashita. Sa kanya ipinangalan at ibinaon daw niya ang kayamanan sa lahat ng bahagi ng bansa na Yamashita Treasure. Si General Yamashita ay isa sa nagpahirap sa libu-libong Pilipino noong World War II. Ngunit noong September 2, 1945, si General Tumoyuke Yamashita ay napasuko ng pinagsamang Allied Force ng Pilipinas, Amerika at ng mga bansa na kaalyado nito. Dahil sa bangungot na naranasan ng mga Pinoy sa kamay ni Yamashita ay napasalin-salin na ang mga kwento at tumatak na sa ating isipan ang nakakatakot na pangalan na General Yamashita. Hinatulan ng kamatayan si General Yamashita dito sa Pilipinas at bilang pagbibigay pugay ng bansang Japan sa isa sa kanilang magiting na general na si General Yamashita. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Yamashita clan ay ginawaran bilang isa sa pinakamatapang na mandirigma ng Japanese Empire Army. Sa paglipas ng panahon ay may sumibol na bagong henerasyon ng mga Yamashita. Ito ay sa katauhan ng isang Japanese boxer na si Kenya Yamashita. Walang kinatatakutan at isang mandirigmang hapon. Bago niya nakaharap si Cuatro alas John Riel Casimero ay dalawang Pinoy muna ang kanyang nabiktima. Si Eranio Semeliano tinapos ni Yamashita sa loob lamang ng round 1 sa kanilang bakbakan. At ang kanyang huling nakalaban na si John Mark Apolinario tinapos ni Yamashita sa third round lamang ng kanilang laban. Dahil sa tagumpay ni Yamashita sa mga Pinoy na ito, inakala niya na walang Pinoy ang makakatalo sa kanya. Kaya pumayag siya sa isang bakbakan kontra sa angas ng Pinas na kung saan ang mananalo ay mabibigyan ng pagkakataon sa isang world title fight ng WBO Bantamweight Division. Ito naman pong si John Riel Casimero ay galing sa pagkatalo kay Jonah Sultan sa Super Flyweight Division sa pamamagitan ng isang kontrobersyal na desisyon. Hindi masyadong nagpakita ng isang matinding galaw si Casimero laban sa kanyang kaibigan na si Sultan sapagkat nahirapan po ang angas ng Pinas na makuha ang timbang na 115-pound Super Flyweight Division. Iyan naman dahil sa pagkatalo kay Sultan at hirap sa pagkuha ng timbang ay minabuti ni Cuatro alas John Riel Casimero na lumaban sa mas mataas na division sa 126 pounds featherweight division. At ang kanyang makakalaban dito ay si Jose Pets na mas malaki, mas matangkad na Mexican boxer. Ngunit baliwala ang laki at tangkad at kahit gaano kapakalakas kay Cuatro alas John Riel Casimero. Dahil sa loob lamang ng round 2, bagsak ang Mexicano.
mula sa laban sa Mexico ay medyo nahirapan si Casimero na makabalik sa ibabaw ng lona. Ilang buwan din siyang natenga hanggang sa may isang legendaring boxer na Pinoy na nagtiwala at nagpromote para mailaban siya sa pinakamatapang daw na boxer ng Japan na si Kenya Yamashita. Mula sa 126 pounds featherweight division na huling nilabanan ni Casimero ay bababa ulit siya sa 118 pounds bantamweight division. Mahalaga ang laban na ito para kay Cuadro alas John Riel Casimero dahil pag nanalo siya rito ay magkakaroon siya ng pagkakataon para lumaban sa isang WBO world title fight bantamweight division kalaban ng Hindu warrior na si Ricardo Espinosa Franco. Araw ng Sabado, February 16, 2019, sa SM City North Edsa Skydome, magaganap ang laban ni Cuadro alas John Riel Casimero kontra sa pinakamatapang na mandirigma na lahing Hapon na si Kenya Yamashita. Pero bago ang laban, nagbiro na itong si Cuadro alas na ililibin niya ng buhay si Kenya Yamashita kapalit ng Yamashita Treasure. Pag hindi niya iamin sa akin yung saan nilibing yung mga gold, babagsakin ko talaga, ilibing ko siya dito sa akin. Ganon din naman ang Hapon, wala din daw itong sasayangin na sandali para tapusin si Cuadro alas John Riel Casimero. Dumagdag pa sa kumpiyansa ng pinakamatapang daw na mandirigmang Hapon ang dalawang Pinoy na madali na lamang niyang tinapos sa pamamagitan ng KO. Sa umpisa ng mga round ng laban, kitang-kita agad ang diferensya sa kanilang kakayahan. Masyadong madiin ang mga suntok at patama ni Casimero habang hindi niya iniinda ang malalakas na suntok ng mandirigmang Hapon. Mukhang gusto talaga ni Alas ilibing si Yamashita. Siguro, isa sa mga ninuno ng angas ng Pinas ang naging biktima ni General Yamashita. Kaya ito ay gigil na gigil dito. Sa round 3, basag na ang ilong ni Yamashita. Hindi naman tumitigil si Casimero sa malalakas, mabibigat at accurate na kombinasyong suntok na kanyang pinakakawalan. Round number 5, hindi na tumitigil si Cuadro alas John Riel Casimero sa mabibigat na suntok na pinapatama sa ulo at katawan ng mandirigmang Hapon. Oh my goodness! Sa round number 6, sabog na ang ilong ni Kenya Yamashita. At dito natatapusin ang angas ng Pinas ang paghihirap ng mandirigmang Hapon. Kinakansyawan pa ni angas si Yamashita na sumuko na lamang sa laban dahil wala na, talo na ang kalalabasan niya. Pero sadyang matapang po ang Hapon kaya hindi ito sumuko. Pero isang malakas na mala street fighter na uppercut ang pinakawala ni Casimero na tumapos sa boksingerong Hapon. Halos mahimatay ito sa tindi ng kanyang sinapit sa angas ng Pinas na si Cuadro alas John Riel Casimero. Nagbigay naman ng pagbati at kinumusta ni Casimero si Kenya Yamashita bilang sportsmanship at respeto pagkatapos ng laban nila. Ang laban kontra kay Kenya Yamashita ay ang nagbigay daan kay Cuadro alas John Riel Casimero upang makapasok sa WBO bantamweight rankings at nabigyan siya ng pagkakataon upang maging world champion ng WBO. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone. Bye.